Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Kasunod ng eksklusibo naming balita kahapon tungkol sa mga babae na nakapag-withdraw sa ATM gamit ang ninakaw nilang ATM card. Eto't may lumantad na isa pa raw na biktima. At maniwala ng pulisya, hindi basta-basta ang mga suspect na posibleng mga miyembro raw ng isang sindikatong bihasa sa mga ATM. At nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Ito ang mga kuha ng security camera sa loob ng ATM booth ng BPI, kung saan makikita ang itsura ng tatlong babaeng suspect na sinasabing nakapag-withdraw ng pera gamit ang ATM card ng isang call center agent na kanilang dinukutan sa isang shopping mall sa Mandaluyong noong March 10. Tinakpan pa ng mga suspect ang CCTV camera na nakakabit sa automated teller machine habang wini-withdraw ang 20,000 pesos mula sa savings account ng biktima. Matapos itong maipalabas kagabi sa 24 oras, nakipag-ugnayan sa GMA News ang online seller na si Angela Santos. Kinilala niya ang babaeng ito na malapit ang nakuna ng CCTV na bumiktima sa kanya noong October 31, 2013. So siya lang dating niya, naka-shoulder bag, tapos meron pa po siyang necklace na ginto, tapos pinakita niya, talaga nakalabas yung mga ATM cards niya. Ayon kay Angela, nasa unahan niya ang babaeng suspect na ito habang nakapila sa ATM sa isa ring shopping mall sa Mandaluyong. Miss, niya, ilan ba yung withdraw mo? Kasi ako lima. Sabi niya, marami akong kukuhanan ng pera, sabi niya. Sabi ko, isa lang po. Sabi niya, sige, mauna ka na. Hindi raw siya nakapag-withdraw noon dahil hindi na proseso ng ATM ang kanyang transaction. Nung nag-cannot process ng ATM, pinapamadali niya na ako umalis. Sabi niya, sinabi ko naman sa'yo, talagang tumabi po siya sa akin. Sabi niya, sinabi ko naman sa'yo, lima yung i-withdraw ko, bilisan mo. Niya, i-cancel mo na yan. Nagmamadali ako, sabi niya pang ganun. Ako naman po, kinancel ko ng kinancel kasi ang nasa isip ko, pag nakuha ko na yung card ko, wala na siyang makukuha. Pag alis daw niya sa ATM booth, bumalik ang suspect sa ATM. Nakita raw niyang may pinindot ito sa keypad. Tumingin siya sa akin ganun. Tapos, may babaeng pumunta din sa gilid niya. Hindi ko alam kung tinakpan ba siya or kasabwat niya. Aha. Nilagay niya yung pera sa bag niya. Nag-balance inquiry sa ibang ATM si Angela at dito niya na-discovery. Pag-check ko, 300 na lang, which is dapat 10,300. Okay. Kasi tinext na ako ng husband ko na ang pumasok sa ATM is 10,300. Uh-huh. Isa na po yun sa mga modus operandi, nilituhin ka. Ayon sa Mandaluyong Police, hindi basta mga salisigang ang umatake rito, kundi mga sindikatong biyasa sa automated teller machines na konektado sa mga mandurukot na nag-ooperate sa mga pampublikong lugar. As of now, we're still trying to establish the identity of said suspects. Nakahuli na raw sila ng ilang pang sangkot sa modus na ito noon, pero agad ding nakakawala dahil bukod sa mababaw ang parusa, may lumulutang na agad na piyansador o mga taga-piyansa. Para mandukot ka sa isang mall, kailangan yan skilled ka. And usually organized ang mga yan. Ayon sa pulisya, sa oras na magka-problema sa ATM, tumawag agad ng security guard o agad isumbong kung may mapapansing kahinahinalang mga individual na nagkukumpulan sa karapan ng automated teller machine. Huwag silang magtitiwala agad kung kanisino mang tao. Kailangan sa bank personnel lang po natin ipagkatiwala yung ating ATM. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Oras.